pinapangalanan ko si Asec Mocha Uson na sobra ka na eh. Diretsahan na, babae sa babae. Gusto mo ng kaaway? Ako, I'm ready. Anytime, anywhere. Diretso ang sinagot ni Kris Aquino si PCO Assistant Secretary Mocha Uson. Kasunod ito ng post ni Uson na ikinumpara ang paghalik ni Pangulong Rodrigo Duterte sa isang OFW sa paghalik noon ng dalawang babae kay dating Senador Ninoy Aquino. Tanong ni Uson, kung binabatikos ang presidential kiss, dapat aniya paki-explain din ang senatorial kiss ni Ninoy. Bagay na inalmahan ni Kris ang bunsong anak ng dating senador. Kailangan ba talagang damay mo yung patay na? Hindi nila deserve ang kabastusan mo. Dahil binigay nila ang buhay nila para sa mga Pilipino. Hamon ni Kris kay Uson, harapin siya kahit kasama pa ang mga follower ng Assistant Secretary nang sa gayon. Matigil na ang anyay pambabalahura ni Uson sa kanyang pamilya. Name the place. Name the location. Let's carry it live. Bring all your followers. I can stand alone. I am giving you fair warning. Isa pa na bastusin at babuyin mo ang tatay o ang nanay ko. Magtutuos tayo. Sa Facebook post ni Uson, mapapanood ang dalawang babaeng lumapit kay Ninoy na nasa eroplano noon mula Amerika pabalik ng Pilipinas. Nangyari ang senatorial kiss bago binarilang dating senador sa tarmac ng Manila International Airport mahigit 3 dekada na ang nakararaan. Ang isa, dumampi ang labi sa pisngi ng dating senador sabay punas. Ang ikalawang babae naman, hinalikan ang nakatikom na labi ni Ninoy. Pero ang halik ni Pangulong Duterte, hiningi niya sa babaeng OFW habang nasa entablado sa harap ng maraming tao. Alaga ka? Hindi ko. Hindi naman kayo hiwalay. Hindi ko. Pero kaya mo sabihin na biro na. Sabay tayo para mag-grabe. Unang sinagot ni Kris sa Instagram ang patutsada ni Uson. Sinariwa raw ni Uson ang sugat na naramdaman niya noong bata pa lamang siya nang mamatay ang ama. Nainggit daw si Kris sa dalawang babaeng nakahalik pa sa kanyang ama bago siya pinatay. Pagkakataong hindi ibinigay sa kanyang inang si dating Pangulong Cory Aquino. Nauna naman nang iginiit ni Bea Kim ang babaeng hinalikan ni Pangulong Duterte na walang mali siya ang presidential kiss. Pampakilig lang daw ito sa audience. Athena Imperial, GMA News.